Ninggilang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin. Purihin ang Panginoon. Viva ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y magkakasama muli bilang mga anak ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Narito tayo dahil sa awa ng Diyos. At ang awa ng Diyos ang magtatawid sa atin sa Kanyang biyaya at buhay na walang hanggan. Kaya tilingin natin na ang ating paglalakbay dito sa lupa ay maging paglago ng awa ng Diyos, upang tayo rin, bukod sa kaawaan ng Diyos, ay maging maawain sa isa't isa. Kaya sa pasimula ng banal na misa, aminin natin ang ating mga kasalanan, taimtim tayong humingi ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain
at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakitang sila'y kasama nila. Sa kabila nakipagtipa ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautosan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung hindi siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling, ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa pagkat hindi nabatid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling
saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes, unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng mahal na Senyor. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko marami sa inyo ang galing sa probinsya o sa mahabang bakasyon at nakadalaw sa ating mga mahal sa buhay. At napakaganda na ang unang dalawang araw ng Nobyembre ay mga espesyal na mga araw. Ginugunita natin ang pagkakaisa ng simbahan. Nung auno, araw ng mga banal, ng mga santo at santa. Hindi araw ng mga halimaw o mga aswang. Kaya nga yung mga bata sa simbahan ngayon, sinisikap natin ang bagong kultura na damitan natin sila ng mga banal upang ipaalala sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tinatawag tayong maging mga santo at santa sapagkat tayo'y nilikha para makasama ang Diyos sa langit. Hindi tayo nilikha para maging mga aswang, demonyo, duwende, kundi tayo'y nilikhang maging mga banal kasi gusto natin makapasok sa langit kasama si Jesus Nazareno. Kaya yun ang unang araw, araw ng mga banal, araw ng mga kapatid nating nasa langit. Ang gustong pumasok sa langit, iparinig niyo sa Jesus Nazareno ang inyong malakas na palakpak. At kahapon naman, ginunita natin ang ating mga mahal na yumao. Ang lahat na mga pumanaw, lalo na mga hindi na naaalala. Puno na ho o yung ating sisidlan na nilagyan nyo ng mga pangalan ng mga yumao nating mahal. Pero natitiyak ko, marami pang mga yumao ang hindi na naaalala. Kaya't ipinagdarasal din natin sila. At sana, pag dumating ang panahon, tayo na ang wala sa mundong ito. Sana maalala pa rin tayo. Huwag nawa, napakasaklap na dumaan tayo dito sa lupa at wala nang makaalala sa atin. Wala man lang makapagsulat ng pangalan natin para ipagdasal. At mas masaklap
hindi ka na nga maalala, pilit ka pang kinakalimutan. Kaya sa patuloy nating ipagdasal ang mga mahal na yumao, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Yun po ang nagdudugtong sa mga araw nating ginunita. Ang mga santo at santa sa langit, nandun sila ngayon sa kaharian ni Jesus sa Sareno, hindi lang dahil ubod sila ng bait. Hindi lang dahil tinupad nila ang utos ng Diyos. Hindi lang dahil madasalin sila. Ang mga banal na sa langit dahil sa awa ng Diyos. Ang mga mahal nating yumao, sana makalaya na sila sa purgatorio. Mapapasok na sila sa langit. Hindi lang dahil sa mga dasal natin, sa mga pamisa natin, sa mga paggunita natin, sila'y makapapasok sa langit dahil sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga, awa ng Diyos. At yan din ang sinisikap nating mabuhay sa atin para pagdating ng panahon, tayo'y yumao na. Pagdating ng panahon, tayo'y kakatok sa pintuan ng langit. Tayo'y makatuloy sapagkat nag-uumapaw sa awa ng Diyos ang ating buhay. Yun ang ipagdasal natin. Yun ang dahilan kaya tayo narito. Kaya kayo narito ngayon. Hinihiling natin sa mahal na Senyor, kaawaan tayo at turuan din tayong maging maawa sa ating kapwa. Sa unang pagbasa, laking kalungkutan ni San Pablo sa kanyang mga kababayan, sa kanyang minamahal na Israel na pinili ng Diyos, nakipagtipan ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga tao nung panahong iyon, ang pinili ng Diyos ay ang Israel. Ngunit nakalulungkot na wala sa kanilang puso ang awa. Nahabag si San Pablo sa kanila. Kaya nga sabi ni San Pablo, mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kababayan. Nakita niyo po yung awa ni San Pablo? Mamatamisin pa niya. Sumpain siya. Mawalay siya kay Jesus na pinakamamahal niya alang-alang sa kanyang bayan. Puno ng habag si San Pablo. Hindi ba ganun din ang mahal na pong Jesus sa Sareno? Minatamis niyang pasanin ang krus. Mamatay sa krus. Alang-alang sa atin para tayo maligtas. Kaya nga malakas ang loob natin ipagdasal ang mga yumao sapagkat alam natin maawain ng Diyos. Kaya nga lakas loob tayong nagpapakita sa Kanya bagamat alam natin marami tayong atraso sa Kanya sapagkat alam natin ang nangingibabaw sa Kanya ay awa. Ngunit nakalulungkot mga kapatid na sa mabuting balita narinig natin yung mga Pariseo, yung ibang mga tao, walang awa sa kanilang puso. Pinagmamasdan nila, inaabangan nila kung magkakamali si Jesus Nazareno. Ganun ka rin ba? Nag-aabang ka kung may magkakamali? Ganun din ba tayo? Wala tayong ibang makita kundi yung pagkakamali ng ating kapwa? Ganun ba tayo? Hindi man lang nakita yung taong minamanas na, hirap na sa
sa dinami-dami ng taong nandoon, si Jesus lang ang nakakita sa nangangailangan ng awa. Bakit nakita niya yung nangangailangan ng awa? Sapagkat tigib siya sa awa ng Diyos. Pag hindi mo na nakikita yung mga taong kaawa-awa, baka kulang ka sa awa ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon, napupuno ba tayo ng awa ng Diyos? Ng pag-ibig ng Diyos? Ng habag ng Diyos? Kung kagagaling-galing lang natin sa simbahan, hindi ka pa tapos magtiklop ng nobinaryo mo at mailagay sa bag mo, pero paglabas pa lang dyan, makikipagsigawan ka na, makikipag-away ka na. Baka hindi pa natutunaw yung pagtanggap mo ng banal na komunyon nyo, pag-uwi mo sa bahay, nakipagbakbakan ka na. Pagdating mo sa opisina, nakikipagchismisan ka na. Inaabangan nyo na ang mga pagkakamali ng mga kaaway ninyo. Sayang po mga kapatid, sayang ang debosyon, sayang ang panata, sayang ang pagsisimba, sayang ang pagsunod, dahil kaya ginagawa natin lahat ito para lumago tayo sa awa ng Diyos. Yung mga Pariseo, yung mga taong kasama ni Jesus Sareno, masunurin sa batas, madalas sa templo, nagkakawang gawa pa, pero hindi lumalago sa awa ng Diyos. Kaya tayo sumusunod, kaya tayo nagdedebosyon para lumago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil kung meron man tayong kakapitan sa dulo ng ating buhay, ang mga banal ngayon sa langit, bakit sila nasa langit? Dahil nakakapit sila sa pag-ibig ng Diyos. At ang makakakapit lang sa pag-ibig ng Diyos ay ang may pag-ibig sa kanilang puso. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ngayon, gustong-gusto nang makalaya. At ano ang makapagpapalaya sa kanila? Ang awa at pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin sila. At sana pag tayo na ang nakapikit, tayo na ang nasa ilalim ng lupa, tayo na ang mga nasa urno, sana maalala rin tayo. At sino raw ang mga naaalala? Sino yung mga inaalala natin nitong mga nakalipas na araw? Yung mga taong nagmahal sa atin. Inaalala mo pa ba yung kaaway mo? Tinatandaan mo pa ba yung mga nanakit sa'yo? Ang mga naaalala lang ay ang mga nagmahal. Kaya sikapin natin lumago sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinakita niyo sa amin nitong mga araw na ito ang pagkakaisa ng simbahan, ang samahan ng mga banal sa langit, na patuloy ding nagdarasal para sa amin, na nagbibigay inspirasyon sa amin, at nananabik kami na matulad kami sa mga banal sa langit. Salamat at maging hanggang ngayon, bagamat sila'y yumao na, kasama pa rin namin ang mga yumao dahil sa iyong awa at biyaya. Kaya naman,
patuloy namin silang inaalala at pinagdarasal. Nawa ang aming mga mahal na yumao, makapiling nyo na po sa kaharian. At dumating din ang panahon, magkasama-sama kaming muli. Kapiling ka, aming mahal na Panginoon. Kung kaya nga't habang nandito kami sa lupa, kaming mga naiwan, lumagunawa kami, hindi lang sa pagsunod sa iyo, hindi lang sa pagdedebosyon sa iyo, higit sa lahat, lumago kami sa awa at pag-ibig, sapagkat ang makapagtatawid sa amin sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, sa iyong kaharian, ay walang iba kung hindi ang iyong awa. Turuan niyo rin po kaming maging maawain. May mga tao kaming kailangang patawarin na ngayon. Tulungan niyo po kaming patawarin na sila. May mga taong kailangan din naming aminin ang aming pagkakasala. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob at pagpapakumbaba upang sa gayon ang magbuklod sa aming lahat ang iyong walang hanggang awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa ating ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na porpora at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisan ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, nang maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel, ang mga pumanaw dahil sa digmaan at karahasan, at ipagkatiwala natin ngayon sa awa
ng mahal na pong Hesus Nazareno ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Martin de Porres, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nilikha tayo para sa langit dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya buong pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus Nazareno. Mapa sa amin.
Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung wala kaming awa, wala kaming malasakit. Patawad po kung kami nagiging malupit at makasarili at ayaw magpatawad. Linisin niyo po ang aming mga puso. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Tinalo niya ang kamatayan ng kanyang awa. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pakinggan mo nang mapag
buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk or orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuhang malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan.
Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ipagdasal natin ngayon ang mga yumao, lalo na ang ating mga kaanak at kaibigang nauna na sa atin, at ang mga taong ipinagkatiwala na ipagdarasal natin dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Salamat po sa inyo pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Marami pa po tayong gagawin, kaya sana marami po ang tumulong sa pag-ayos ng simbahan. Ako na po ang humihingi ng pasensya. Sarado po ang mga CR natin ngayon, inaayos po lahat. Pangako ko po, sa next First Friday, tapos na po lahat ng unang mga gawain natin dito sa harapan ng simbahan at maging sa CR. Kaya pasensya po sa inconvenience at sana po marami pa ang tumulong sa mga pag-aayos natin. At salamat din po sa mga nagdadala ng ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayo'y sumusunod at nagdedebosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno upang lumago tayo sa kabanalan at awa. Ito ang magdudugtong sa atin sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos,
Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.